And guys, lilinisan na natin yung nahuli nating suso. Samahan nyo ko dito. Ito yung mga itsura ng suso natin. Tatanggalin to ng buntot. Yan, pakita natin yung mga suso. Nagdikita na sila. Kita ba yung dalawa? Yan. Yak! Tanggalin natin ito. Yan, samahan nyo ko. Lalagyan natin ito sa... dito. Eh, guys, pagkalasan. Pakita natin, ito po yung ating guest ngayon. Ito dito. Si Boy Chick Boy. Okay na yan. Ayun, huwag natin isama yung buntot. Ito. Yan. Ah, ganun, sir. Ganyan. Ah. Pagluto na, sabay sip-sip. Yeah. Ayun, ganun. Sipin na agad. Ito, pinakita ng veterano. Ang lakas ng kipaponer. So guys, ito. Dapat daw to tanggalin dahil ang hirap sipsipin kung may dulo dito sa buntot. Papa, ako na nalawa. Magalis ka rin ito, oh. Ayan. Yan. So tuloy-tuloy lang po, marami po ito. Yan guys, sa mga ingredients ito ay luya, sibuyas, at siling haba. At ang pinaka mahalaga ay gata. Kasi ginata ang suso ito. Yung pwede makawala to. Ano yan? Gawa rin lang namin dun sa gubat kasi makikita nyo naman sa video, guys. Ng luya. So gagawin natin ngayon yung sinabi natin sa vlog, ginataang suso. So ito para mabawasan yung lansa niya, luya. Kasi hindi natin makontrol kasi diulig po yung gamit natin. Yan. At susunod natin dito ay bawang, tapos sibuyas. Ito last na to, mamaya pa to, ang pahalang. Masunod yung bawang. Yan, lagay na natin yung bawang at sibuyas. Tapos luya. Sunod. Lagay na natin brown na itong mga ilagay natin ingredients. Susunod natin itong mga nahuli nating suso. At dinampot lang pala ito. Yan. Parang gigisahin natin itong mga suso. Haluhaluin natin para same sila ng pagluto yung mga nasa ibabaw. Mapailalim natin. Yan, nalagay na natin lahat itong suso. So, inahalo-halo natin. Lalagyan natin ng konting sili para medyo umahang. Pero yung huli, mamaya na kasi masyado siyang maluluto. So, konti lang. Saka natin tatakpan. Para mas maluto siya. Tatakpan muna natin ng 5 minutes. Lalaki naman pagtakbaw. 5 minutes. And guys, ang sunod nating alagay after 5 minutes, ito namang gata. So gata ito ng yog. Lalagay natin. Lalagyan natin ng konting asin. Pero mamaya natin lalasahan pag natapos itong mga nilalagay natin mga ingredients. Yan! Solid na gata! Pag-gata na ito ng suso. Unti-unti na natin para
Makamatuyo mamaya, maubusan tayo ng gata. Pangit din yung walang sabaw, guys. Tapos tatakpan natin to. Mamaya ulit yung kalahati. Nilagay na natin yung mga sili, tapos yung malunggay at pako. Yan, so guys, kumukulo na itong ating gawang ginataan sa what? Ginataan sa suso. Ginataan sa suso. Ginataan sa suso pala ito, guys. So, ito kumukulo na. At susunod natin ito kahit half cup naman itong mga malunggay tsaka yung gulay na pako. So, lalasahan na lang natin ito. Balong, sama mo yung ano, mali natin. Blue push. Sama mo yun, ayos yan, ha? Yan, ito na, guys. Ilagay na natin itong last na nilagay namin na yung dahon ng malunggay tsaka yung dahon ng pako. So, pampasustansya yun sa ating ginawang ginataang suso. So, tikman na natin to. Kung solid ba yung gawa natin. Kung masarap ba. Eto na. Yan, lalagay natin dito sa bowl. Yan, lalagay na po natin dito. At ating yan, kung solid ba itong ginawa nating wow! Kinataang suso ng Oriental Mindoro. Ang mga sili. Solid na. So yan na guys, yung ating pinaghirapang ulihin at lutuin. Wow. Manatin ang isa. Kuha tayo ng isa. Yan. Ito lang natin ilagay. Baka mapanis, may ginata. Dahon ng pako. Nain natin ito. Sarap. Sarap nung dahon ng pako. Sarap, fresh na fresh. So guys, dito lang namin ito hinuli sa pinulot sa ilog dito sa Oriental Mindoro. So, lahat ito, maliban ito sa sili, binili namin. Pero itong dahon ng pakot malunggay yan, dito lang namin pinute. Sa tanim namin mismo dito sa likod bahay. So, dyan nagtatapos yung ating episode for today. And next episode natin, lulutuin natin yung hinuli nating mga lukan. So, ang tawag nga pala ni Idol Harabas dito ay bitanga. O dito po sa amin ay suso sa ilog. So, see you around, guys!